Matagal lang naging best player ng NBA si LeBron James. Kahit pa man gusto mo siya o hate mo siya, hindi pa rin natin maitatanggi na siya pa rin ang face o mukha ng NBA ngayon. Pero syempre darating din ang araw na magre-retiro na rin itong si LeBron James. At mukhang nalalapit na nga iyan dahil 21 years na siyang naglalaro. Siguro 1 to 2 years na lang ang itatagal ng kanyang NBA career. So sa video na ito pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang posibleng pumalit o maging sumunod na face ng NBA kapag nagretiro na itong si LeBron James. Ang unang player na posibleng pumalit kay LeBron James ay si Luka Doncic. Well, marami na talagang nagsasabi nito. Kagaya ni LeBron, rookie pa lang itong si Luka, star player na rin. Kaya nga kinukumpara agad siya kay LeBron James. Noong 2018, nanalo siya ng Rookie of the Year at ilang taon lang nakalipas. At the age of 25, nasa MVP discussion na siya ngayon. At na-exceed nga rin itong mga expectations sa kanya. At sa nilalaro nga nito ngayon, lalo nga nitong pinapatunayan ni Doncic na siya ang posibleng pumalit kay LeBron James bilang face o mukha ng NBA. May pagkakapareho naman kasi talaga ang playstyle ni Luka at LeBron. Pareha silang playmaker, pass-first type na player na may elite na passing skills. Kayang-kaya nilang mag-take over at pareho pang matataas ang IQ. Sinabi na rin mismo nito ni LeBron James na isa si Luka sa mga players na nakikitaan niyang posibleng maging face ng NBA kapag siya'y nagretiro na. Susunod na posibleng maging face ng NBA ay si Nikola Jokic. Marami ngang nagsasabi na si Jokic na ang best big man ngayon sa NBA. May iba pa nga ay naniniwala na siya na rin ang best player in the world. Marami na rin kasing nakuwang achievements itong si Joker. Meron na siyang dalawang MVP, back to back pa iyon. Nag-champion na rin siya last year. At this year, definitely one of the favorites sila manalo ng championship. At leading na naman nga ngayon itong si Jokic sa MVP ladder. So enough na siguro nabasian yan para sabihin natin na si Jokic ay isa sa pwedeng pumalit kay LeBron James bilang face ng NBA. 29 years old pa lang naman itong si Jokic. Sa ganyang edad ng mga players, kalagitnaan na yan ng kanilang prime. So oras na lang talagang makakapagsabi kung itong si Jokic na nga ba ang magiging next face ng NBA. Susunod na posibleng maging next face ng NBA ay isa na namang European, Giannis Antetokounmpo. Kagaya ni Jokic, dalawang beses na rin nanalo si Giannis ng MVP. Nag-champion na rin siya at siya rin ang finals MVP. Panglima pa nga si Giannis sa mga players na nag-MVP sa isang taon at nanalo rin ng Defensive Player of the Year. At kagaya ni Jokic, 29 years old lang din itong si Giannis. Nasa kalagitnaan na rin ang kanyang prime. At sa mga susunod na taon, paniguradong magiging one of the best players itong si Giannis at ang kanyang team na Bucks, one of the best teams din sa Eastern Conference. So kapag mapag-uusapan ang susunod na mukha ng NBA, siguradong masasama si Giannis. Susunod naman na posible rin na maging face ng NBA ay si Jason Tatum. Kung ikukumpara naman natin siya kila Jokic at Giannis, wala pa siyang masyadong achievement sa kanyang career. Hindi pa siya nananalo ng MVP at hindi pa rin siya nagcha-champion. Ang pinakamagandang achievement na ni Tatum sa kanyang career ay yung nadala niya ang Celtics sa finals noong 2022. Mas bata pa naman itong si Jason Tatum kila Giannis at Jokic. 26 years old lang siya at mataas ang kanyang potential. Sa ngayon kung titignan, walang question sa kanyang talent at skill. Isa siyang magaling na player talaga. Pero para maging isang face ng NBA, kailangan niyang manalo ng rings, MVPs, finals MVPs at marami pang iba. At ang huli sa ating listahan, posible rin na maging face ng NBA ay si Anthony Edwards. Siya ang pinakabata sa ating list, 22 years old pa lang pero sa kanyang napakabatang career, maganda na nga agad ang ipinapakita nito ni Ant-Man. Ngayong taon nga ang best year niya bilang NBA player, one of the best teams kasi ngayon ang Minnesota sa Western Conference at mataas nga ang kanilang tsansa na manalo ng kampiyonato ngayong playoffs. Nag-average si Ant-Man ng 24.6 points, 5.8 rebounds at may 4.4 assists this season. Marami nga ang nagsasabi na kamukha niya si Michael Jordan at may pagkakawig din daw ang kanyang laruan kay MJ. Well, agree rin naman ako doon dahil kung titignan nga may pagkakapareho nga si Edwards kay MJ.
Kaya nga kung mapapanood natin sila, para silang highlight machine. Marami nang nabiktima o na-posterize sa NBA. Tapos parang kaugali nga ni Edwards itong si MJ dahil sa kanyang pagiging sobrang competitive. Sa kanyang talent at skills na ipinapakita ngayon, hindi malabo na maging face siya ng NBA balang araw. Bukod sa mga nabanggit ko dito, ang mga posible pang maging face ng NBA ay sila Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama at Zion Williamson. Pero kayo naman mga kabakets, sino ba ang tingin nyong susunod na face ng NBA pag nagretiro na si LeBron James? I-commento nyo ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At kung meron man akong hindi nabanggit na tingin nyong mataas ang potensyal, i-comment nyo na rin dyan.